Mabait at mapagmahal po ang asawa ko. Yun nga lang, kapag lasing siya at napagsasabihan ko siya, sinasaktan niya ako. Mahal kaya talaga ako ng asawa ko? Okay, for our love problem number 3. Ang sagot niyo din, mga kalay. Ano to? Usapang ano to? Lasinggero tapos nananakit. Mabait at mapagmahal. Okay, medyo contradicting kasi ang iyong statement. Pero, doon sa tanong mong mahal kaya talaga ako ng asawa ko, sagot ko dito, hindi. Oo, diretso na to. Diretsong sagot na to. Bakit kaya, mga kalay? No? Paano kaya nasabi yun? Mabait naman daw, mapagmahal daw, asawa ko. Pero, sinasaktan daw siya. So, paano nangyari yun, mga kalay? Di ba paglaseng? So, tanong niya, mahal ba daw talaga siya ng asawa niya? Ako, sagot ko dito, hindi. Hindi siya ganun kamahal. Siguro, mga kalay, pa iba-ibang level ng pagmamahal, di ba? Meron tayong tinatawag na different kind of love or level. Nakalimutan ko yung terms talaga exactly, pero may tinatawag tayong great love, genuine love, puppy love, mga ganyan, toxic love. So, I think nandoon ka sa kind of love na hindi talaga siya totoong love. Hindi siya talaga love. Alam mo yan, mga kalay, pwede kasi tayo ay nabubulagan doon sa pagmamahal or doon sa tinatawag nating mahal natin yung tao pero it's full of toxicity and emotion na nagfo-fall down siya sa hindi talaga siya love. Parang ano lang siya. Full of toxicity lang siya. Alam mo yun, may nararamdaman kang emotion doon sa tao na mahal mo yung tao pero hindi siya ganun katotoo. Diba? Nagigit siya ako, mga ka-life. Meron kasing ganito, mga ka-life eh. Meron kasing pagmamahal na tinatawag na self-love lang. Like for example, meron akong taong mahal. Mahal na mahal ko itong taong to. So maaaring asawa ko na siya or nagsasama kami or anumang mag-girlfriend kami o anong man yung aming status. No? Mahal ko siya at gusto ko siyang kasama. Gusto ko siyang kasama. Together. Gusto kong magkasama kami together in life. No? Pero pwedeng yung nararamdaman ko is full of selfishness. Paano nangyari yun, Kuya Dan? Kasi nag-e-effort naman ako dun sa taong mahal ko. Binibigay ko lahat. Piniplease ko siya lahat ng mga gusto niya. Flower. Mahal ko siya. Pinapakita ko siya ng pagmamahal. No? Ng, kumbaga, nagiging romantic ako sa kanya. Pero pwede, mga ka-life, self-love yun. Paano nangyari yun eh? Nag-e-effort nga ako dun sa tao eh. Pero bakit self-love siya? Why? Kasi may mga form kasi ng love, mga ka-life, na the reason why bakit ko ginagawa lahat ng karomantikohan ko dun sa taong yun. Kasi napiplease kasi ako or lahat ng nakikita ko gusto ko lang. Like for example, itong taong to, ginagawa niya lahat ng gusto ko. Gusto ko ganito gawin niya, ginagawa niya. So, napiplease ako doon. So, anong tendency, nag-i-stay ako doon sa love. Or nabubulagan ako na love siya. Pero, kapag dumating sa point na medyo, kunyari, gusto niyang yung tao na yon, gusto niyang magtrabaho, gusto niyang i-pursue yung career niya, ayaw ko, hindi ko siya papakawalan. Hindi! Ako na bahala sa iyo, dito ka lang sa bahay. Ako na bahala magtrabaho. Diba, ba't kailangan mo pang ipursue yan? Eh, ako naman, bubuhayin naman ako. Yun naman ang objective ng mag-asawa. Bubuhayin kita. Pero siya, may mga gusto siyang gawin. Like, for example, siya ay architect. No? Siya ay licensed architect. At gusto niyang makapagtayo ng mga bahay. Diba? According dun sa design na gusto niya nakatayo. Sa magiging fulfilling yun sa kanya, ayaw ko, hindi ko siya pinapayagan kasi hindi, ayaw ko nun, gusto ko dito lang sa bahay. Yun yung tinatawag natin na self-love lang kasi ibig sabihin, mahal ko siya kasi napiplease or nasasatisfy lang ako dun sa nakikita ko or dun sa ginagawa niya.
So pwedeng ganun yung nangyayari dito, mga ka-life, no? Yung medyo lumayo ako, medyo lumalayo na tayo dun sa topic, no. Pero bakit ko yung binatin? Bakit ko yung pinasok? Kasi yung sitwasyon ng ating pong love problem number 3 is mahal ba talaga ako ng asawa ko? Baka kasi ganun yung sitwasyon niyo, mga ka-life. Pag hindi siya lasing, mahal ka niya. Mga ka-life, mahal ka niya, hindi kanya nasasaktan, hindi kanya napagbubuhatan ng kamay. 'Di ba? Pero pag lasing na siya, nagagawa niya sa iyo yung mga bagay na hindi ginagawa ng taong nagmamahal. From which, saktan. Sabihin na natin, ang pagmamahalan, mga ka-life, hindi maiiwasan nagkakasakitan. Emotionally, oo, mga ka-life. Emotionally, pero pag physical, ibang usapan po yan. Diba? Ibang usapan pag physical abuse. Okay, paano masasabing mahal, ano yan? Paano mo masasabing mahal mo ang tao kung sinasaktan mo physically? Ba, mahal ka pero sinasapak ka? Pwede ba yun? Hindi pwede yun, mga ka-life. Siguro, mga ka-life, nandun ka sa point si ating sender natin na mamanipulate ka ng asawa mo. Diba? Kapag siya ay normal, mahal ka niya. Gusto mo ako, gusto ko to. Gusto ko yung nakikita ko kasi mahal niya naman ako. Yung nga lang, pag nalalasing siya, sinasaktan niya ako. Maraming ganyan, mga ka-life, maraming ganyang tawag dito, situation na hindi maiwan ng asawa kahit binubugbog. Nagawa lang niya naman yun ng asawa ko kasi lasing siya. Pero mahal ako niyan. So again, ako diretso kong sagot dyan sa tanong mo, hindi. Kasi pag totoong nagmamahal tayo, mga ka-life, diba, ultimo yung worry, yung ayaw mo nag-worry yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, yung asawa mo, hindi mo siya kayang gawin eh. Kaya nga, every now and then, nag-a-update tayo. Di, pag totoong mahal natin, mga ka-life, yung genuine, yung full of sacrifices na pagmamahal, yung unconditional love, mga ka-life, tignan mo na lang yung pattern ng love ni God sa atin, di ba? Very unconditional. Yung hindi naman tayo lovable, yung hindi tayo kamahal-mahal, pero minahal tayo. At kahit na ang dami nating flaws, mahal pa rin tayo. Di ba? Ganong pagmamahal, another pattern, yung pagmamahal ng magulang natin sa atin, yung very unconditional, kahit na nilabanan ka, nagpasaway ka, nagrebelde ka, yung magulang mo, isang nanay, tatay, patawarin niyo ako, yayakapin ka niyan, di ba? Very unconditional. Alam mo yung makita kanyang successful ka sa buhay, makita kanyang masaya, kahit yung nanay mo gutom, kahit yung nanay mo gustong kumain, pero nakikita niya yung mga anak niya na umiiyak sa gutom, hindi siya kakain, isusubo niya lahat ng mga pagkain na para na lang sa kanya, ibibigay niya pa yun. Very unconditional. Ganon din ang love when it comes to love talaga. Diba? Pattern ng love. Diba? Tatanong mo ko, mahal naman ako nito, mapagmahal to. Yun nga lang, binubugbog niya ako. So, anong sagot natin doon? Diba? Hindi kanya talaga mahal. There's something wrong. No? It's very toxic. Again, pagkamahal ka talaga niyan at alam niya sa sarili niya na nagagawa niya yung pananakit because of drunkenness, no? Lasing siya, hindi na siya iinom. Di ba, maaaring medyo may problema siya sa pag-inom, mga ka-life. Ano siya? Alcoholic na siya. Sabi natin alcoholic siya. Hindi niya mapigilan. Pero those are the sacrifices na kaya niyang gawin. Di ba, ang pagmamahal nga, di ba? Hahamakin ko ang lahat. Diba? Ganun ang pagmamahal. So, kaya niya i-sacrifice yung pagbibili ng ano? Paglalasing, pagbibili ng alak. Kung alam niya, yun ang magti-trigger ng pananakit niya sa'yo. So, yun yung maging pattern mo, ati sender natin, no? Maging pattern mo siya. Kung mahal ako nito, diba? Kung mahal ako nito, talaga. Diba? Hindi siya iinom. Kasi yung pag-inom niya, yun yung nagti-trigger ng ano eh. Nagtitrigger ng pananakit niya sa akin eh. So siya mismo, kunyari ako na lang, lagay ko yung sarili ko sa sitwasyon. Kunyari may one time na nalasing nga, ganun. Kunwari no, kunwari dito sa sitwasyon, umuwi ako ng lasing, no, sa asawa ko. Napagsabihan ako, nabugbog ko. Pag nagising ako kinabukasan, alam ko nagkamali ako, alam ko nagawa ko yun dahil under the influence ako ng alcohol. Hindi ko na siya uulitin. Kasi maaaring maulit-uli yung pananakit ko kapag inulit ko yung pag-inom. So, ganun lang siya. No? So, papromise ko sa sarili ko, hindi
hindi ko na yung gagawin kasi mahal ko yung asawa ko. Ayaw ko siyang masaktan. Hindi ko na uli yung magagawa. So ganun, no? Pero based sa kwento mo, mapagmahal yung asawa mo, pero every time na nakakainom siya, na pagsasabihan mo siya, sinasaktan ka niya. So, tanong doon, mahal ka ba niya? Maaaring oo, maaaring hindi, pero siguro mahal ka niya in different form. No, pwedeng hindi ka niya ganun kamahal, o kaya, alam mo yun, na nagigis niyo yung point ko, mga kalay. Oo. Kaya, there's something wrong, no? Yun ang nakikita ko dyan. There's something wrong with you too, or maaaring sa asawa mo. May mali. Okay, kaya yan yung kailangan nating mabigyan ng solusyon. Siguro ano yan eh. Again, it's always a communication between you two, especially kapag mag-asawa na kayo talaga. Pag-usapan niyo yan, no? Na nasasaktan mo ko mahal, no? Yan, tawagin niyo mahal. Sasaktan mo ko mahal every time na ginagawa mo to, or every time na kakainom ka, please. Diba? Ganun. So, ayan. Baka meron pa kayong mga gustong i-add sa atin pong love problem number 3. Dahil mag-move forward na tayo sa atin pong love problem number 4.